Magandang araw sa inyong lahat mga idol at kabayan, narito muli ako upang magbahagi ng kaunting minutong update. Pero bago po tayo magpatuloy, baka naman pahingi kahit like man lang, malaking tulong na po yan sa munting channel na ito. Maraming salamat po. Ang ministro ng ugnayang panlabas ng China ay naglabas ng mahigpit na babala na nangakong gagawa ng matatag at mapagpasyang aksyon laban sa ating mga sasakyang pandagat. Ibig sabihin ay isa itong seryosong banta laban sa Pilipinas. Ayon sa kanilang tagapagsalita, na si Lian Jian, sinabi nitong ang ating Philippine Coast Guard ay pumasok sa lagoon ng Sihanoukville, na kilala natin bilang Sabine Shoal, nang walang pahintulot ng China. Sinabi ni Lian Jian, ang sasakyang pandagat ng Pilipinas ay nanatili roon sa mahabang panahon, na makabuluhang lumalabag sa soberanya ng China, lumalabag sa deklarasyon sa pag-uugali ng mga partido sa South China Sea, at nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinasabi ng China na nagsampa na sila ng formal na protesta sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel, na hinihiling na itigil natin ang ating mga aktibidad at bawiin kaagad ang ating sasakyang pandagat. Nangatuwiran ng mga eksperto na ang mga aksyon at pag-aangkin ng China sa South China Sea ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang maisiguro ang dominasyon sa kritikal na rehiyong pandagat na ito. Para sa Pilipinas, ito ay higit pa sa isang teritorial na isyu, ito ay tungkol sa pangangalaga sa ating mga karapatan, ating soberanya, at ang aming mga interes sa maritime. Ang ating magigiting na tauhan ng Coast Guard ay patuloy na gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa kabila ng mga banta na ito. Ang kanilang misyon, protektahan ang ating mga katubigan, suportahan ang ating mga mangingisda, at igiit ang nararapat na pag-angkin ng ating bansa sa South China Sea. Ito lang po muna ang ating update sa ngayon mga idol at kabayan, maraming salamat po sa panunood. God bless.